So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan kasi, napapansin ko lang po talaga na mukhang iniipit ngayon si Rizon Teberos regarding po dyan sa ginagawa niyang hearing regarding kay Kibuloy. So, actually mga ka-streetwise, no, dito sa ginagawa ni Rizon Teberos kay Kibuloy, mukhang nag-agree naman ako. Okay lang yan na malaman natin yung katotohanan. Hindi naman natin sinasabi na may kasalanan kagad si Kibuloy, pero sinasabi natin dito, okay lang yan, at least malaman natin yung katotohanan. Okay. Yun nga lang kasi mga kababayan, no, kay Kibuloy okay, pero pagdating dito sa constitutional amendments, especially nga po sa foreign direct investment, medyo hindi ko type yung stand dito ni Rizon Teberos. Kasi siya yung nangunguna, sa tingin ko, no, bukod kay Aimee Marcos, siya yung nangunguna para nga po hindi matuloy yung constitutional amendments po na yan. So ngayon mga kababayan, ito. Ngayon kasi mga ka-streetwise, na-interview kanina si Rizon Teberos. So ang sabi ngayon ni Robin Padilla, Padilla nagbanta gulo kapag inaresto si Kibuloy. Yan. So ito ngayon ang isa sa mga reason ni Robin Padilla kung bakit huwag na raw po ituloy yung hearing at saka yung ginagawang, di ba, subpoena laban kay Kibuloy dyan nga po sa Senate. Kasi nga daw po magkakagulo. So basahin natin yung reason dito kung bakit nga magkakagulo. Sabi dito, nagbabala talaga, no? Nagbabala si Senator Robin Padilla na sisiklab ang kaguluhan sa bansa kapag ipinaaresto ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. So bakit? Kung ipagpipilitan ng Senado o ng malaking kapulungan yung sinasabi nilang pag-issue ng subpoena at warrant, eh syempre po malaking gulo ito. Kasi sinabi na ni Pastor na hindi siya pupunta, so paano ito? Palalakihin ba natin ito? Babala ni Padilla sa interview ng DWIZ nitong Sabado. Anong sa Sabado pa pala to? Okay. Aniya, milyon-milyon, di ba? Milyon ang followers ni Kibuloy. Kaya posibleng umalma at magalit ang mga ito kapag inaresto ng Senado ang kanilang leader. Kailangan isalang alang natin dito na milyon din ang followers ni Pastor. Kailangan nating isalang alang ang kapayapaan at katahimikan diin ni Padilla. Ay, Diyos ko, Robin. Hirit pa ng Padilla kay Senador Rizon Teberos, tapusin ang investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at gumawa ng rekomendasyon upang maiakyat na sa korte ang reklamo laban sa founder ng KOJC. Eh, may kaso na nga, di ba? Tapusin na yung kanyang committee hearing at i-recommend na lang niya na kasuhan na si Pastor Kibuloy para sa korte na po yan, giit ni Padilla. Mga kababayan kasi, ito lang, no, medyo bullshit lang kasi talaga ito. Kasi ang napansin ko lang kasi, bakit iba? Bakit iba yung pagtrato nila kay Kibuloy kumpara dito kay Senior Aguila? Kay Senior Aguila, talagang ginipit talaga nila, di ba? Talagang inipit talaga nila, pinigya talaga nila, pumunta pa si Bato de la Rosa dun mismo sa bundok para makakuha ng ebidensya. Pero dito kay Kibuloy, na almost same lang naman yung ginagawa at mas dihamak naman, mas malaki yung aligasyon kay Kibuloy, bakit napaka-unfair naman, di ba? Dapat kung ano yung ginawa ninyo kay Senior Aguila, kung gaano kayo ka-agresibo, sana ganun din yung gawin ninyo kay Kibuloy para malaman natin yung katotohanan. So ang nangyari, si Senior Aguila ngayon may kaso. Di ba? Oh. Ay, ewan ko ba, bobo, no? Okay. Ang matatanggap nila ay dalhin ito sa korte. Yun lang naman ang kanilang hiling na sa korte ito pag-usapan, dugtong pa niya. Itinakda ni Teberos ang susunod na pagdinig ng komite sa Marso 5 kung saan kapag hindi pa dumalo si Kibuloy ay irekomenda niyang isyuan na ito ng arrest warrant. Okay. So ngayon mga kababayan, dahil nga po dyan sa statement nga yan ni Robin Padilla, sumagot kanina itong si Rizon Teberos at regarding nga po dito sa mga sinabi ni Robin Padilla. Okay. So panoorin natin to, ha.
According to Senator Robin Padilla, parang pakikiusapan niya kayo na tapusin na yung investigation at kung may basihan, ipagharap na lang ng kaso sa korte si Kibuloy. Kasi kung ipipilit daw yung pagsabpina o kay paggas, issue ng warrant of arrest kung hindi humarap, baka daw magdulot ng gulo dahil million-million daw yung followers ni Pastor Kibuloy. Million-million ang followers nila. Pero yung ilan sa kanila at hindi natin alam kung gaano kakaunti ay nagreklamo at kabilang sa mga humaharap sa komite. Dahil sa kabila ng kanilang sinserong pananalig at sinserong pag-asa na mabubuhay sila ng matiwasay sa kanilang pananalig kay Kibuloy, sa kabila nun, nakaranas sila ng terrible mga pang-aabuso, pananakit at iba pa. Yung paulit-ulit na sinasabing sa korte na lang iharap, ginawa na yon ng ilan at malamang gagawin pa. Kaya't hindi matatapos ang pagdinig hanggat mayroong pang mga witness, victim survivors na lumalapit at gustong magtestigo. Pero sigurado, mas madaling makukumpleto ang trabaho ng komite pag humarap si Kibuloy. Ma'am? So yan ha. So ibig sabihin pala mga kababayan, malinaw. Kaya pala tuloy-tuloy yung hearing sa Senado regarding po dyan kay Kibuloy, ay may mga lumalapit pa kay Rizza Ontiveros para magsalita. Sinabi niya yan, di ba? Ang linaw na sinabi niya dito eh, na hangkat may lumalapit pa na mga allegedly na biktima ni Kibuloy, eh tuloy-tuloy lang po yung hearing. So, bakit kasi pinipigilan ni Robin Padilla ito? Ay, doon lang talaga ako nagtataka eh. Di ba? So, ngayon, ang sinasabi ni Robin Padilla, kasi ito mga kababayan eh, o sige. Ang sabi ni Robin Padilla, mag-file na lang ng kaso. Ang problema mga kababayan, may kaso na po si Kibuloy nung 6 years ago pa. So siguro, ang gawin na lang siguro ni Robin Padilla, tulungan niya na lang din itong mga taong mga pobre na to para lumaban at pagpatuloy yung kaso na ngayon nga po ay nasa kamay na nga po ng DOJ. Ayan ang hirap eh. Ako ayoko sana mandamay ng paniniwalang relihiyon eh. 'Di ba haram 'yan? Haram sa Islam 'yung ganyan eh. Oh, kasi mga kababayan, isipin niyo mga streetwise 'no. Isipin niyo lang 'no. Paulit-ulit 'yung sinasabi dito 'yung kabulsitan po ng paniniwala ni Kibuloy. 'Yung paniniwala nga po ng reliyon ni Kibuloy na ito nga po si Pastor Kibuloy ay anak ng Diyos, appointed son of God. Na nung nanganak yung nanay ni Kibuloy, may lumapit na ulap at sa ulap na yon nakasakay doon yung Diyos. Parang si Goku, yung ano, yung ulap. At sinabi ng Diyos kasama ng ulap, yang anak mo na yan, anak ko yan. Sinabi niya yon. Oh, totoo yun ha. Siya nagsasabing fake news yan, totoo yun ha. Nasa doktrina ni Kibuloy yun, kinontent ko na yan, may ebidensya ako dyan. Oh, pagkatapos nung pinapanganak si Kibuloy, merong nakabantay na agila sa labas. Oh, habang umiiray yung nanay ni Kibuloy, merong agila sa labas, and then yung gabi naging umaga. So ngayon mga kababayan, na nakapagtaka lang dito. Kung ipagtatanggol mo si Kibuloy, so ibig sabihin nun, kasama na dito yung paniniwalang relihiyon ni Kibuloy. Eh, pagkakaalam ko talaga, medyo ano yun, di ba? Medyo bawal yun. Di ba? Pero, ayoko lang isama yung ganung klaseng usapan, pero medyo nahihiwagaan lang po talaga ako, no? Na bilang isang, si Robin Padilla, bilang isang, di ba? Yung ganyan yung pananampalataya niya na alam naman po natin na sagradong, di ba? Na ganun yung religion niya, naniniwala siya at pinagtatanggol niya si Kibuloy. Kasi naniniwala kasi ako mga babae na kapag pinagtanggol mo si Kibuloy, kailangan mo rin ipagtanggol yung paniniwala ng kanyang religion. O, di ba? O, so ngayon mga babae kasi, di ko alam ba't ko na pa nabanggit yun. So ito, napanood ko na to eh, napapanood ko na to sa inyo eh. Para lang po, kompleto lang po itong content na to, ito yung ebidensya po natin na mayroon po talagang kaso na nakabinbin si Kibuloy sa korte. Okay, sige, panoorin lang natin to. No? Kasi ito, galing ito sa mismong salita ni Secretary Crispin Rimulya. Okay, sige.
pinumpirma ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boying Remulla na may mga reklamo laban kay religious group leader Apollo Quiboloy na ilang taon nang nakabinbin sa kagawaran. Ayon sa kalihim, petition for review ito ng mga complainants sa reklamong rape, qualified trafficking at cyber libel. Kasama na aniya ito ngayon sa kanilang prioridad na magkaroon ng resolusyon. Ilang taon na aniya itong nakabinbin sa DOJ mula pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Justice Secretary Christine Boying Remulla. 6 or 7 years na yan. Tagal na yan. 7 years probably, baka more pa eh. Baka mas mahigit pa eh. Locally, it is our call on the petition for review. But in terms of extradition, it is nothing, it is something beyond our control. Ito to, mayroon din pala, pasensya na po sa mga kapatid nating Islam, no? Nabanggit ko lang kasi yung word na yun. Kasi medyo nahiwagaan lang po talaga ako kay Robin Padilla, no? Pala siya pasintabi na lang po, no? So medyo nagsisinga ako kung ba't ko pa sinabi. So ito, no? Yung tanong ni Ma'am Trigger Woman. So mayroong kaso na final sa Amerika, yung mismong gobyerno ng Amerika. And then, base din po kay Boying Remulla, may mga nag-file na rin po ng kaso kay Quiboloy dito sa Pilipinas 6 years to 7 years ago. Okay. So ngayon mga kababayan, 'di ba? Ito. So base nga po dito sa nakita nating balita from Inquirer, no? Okay. In 2020, the Davao City Prosecutor Office dismissed the complaint of rape, child abuse under Republic Act 7610, trafficking in person through forced labor, and trafficking in person through sexual abuse filed against Quiboloy and 5 other individuals. So, anong nangyari? Sa piskal pa lang, binasura na. Binasura na. So, kaya nga po, ang sinabi nga po ni Secretary Boying Remulla kanina sa video, ito nga daw po ay nasa petition for review. So, yan pong petition for review po na yan, is ginagamit po yan kapag meron pong kailangang reviewin sa mga proceedings po ng kaso. So kasi ang problema kasi dito mga kababayan, nag-file ng kaso yung mga allegedly biktima ni Quiboloy sa Davao City. Na alam naman po natin na ito nga po ay baluarte mismo ni Quiboloy. 2020 ang mayor dito ay si Sara Duterte na kumukuha nga ng baril di umano, at ang congressman dito ay si Pulong at si Baste Tambay. So kasi mga kababayan kasi yung pag-file po kasi ng kaso is dapat is convenient sa akusado tsaka sa nag-aakusa. So medyo mali ata yung ginawa dito ng abogado ng mga nag-aakusa na sa Davao City mismo mag-file ng case. Kasi naging beneficial ito kay Quiboloy. So pwede naman sila mag-file ng case sa ibang lugar na kung saan hindi ma-impluwensyahan dapat yung kaso. Yung problema nga kasi mga kababayan, sa prosecutor pa lang, sa piskal pa lang, binasura na. So, ayan nga po yung, what they call this, ayan nga po yung nire-review ngayon ng Department of Justice, especially nga po ni Secretary Boying Remulla. O, diba? So, mga kababayan, bukod dito kay Robin Padilla, ito, nakita ko lang din to kanina, gusto ko lang din i-share sa inyo, no? Ito naman yung statement naman ni Francis Tolentino, na isa rin DDS. Sige. Igal lang yung karapatan ni Pastor Quiboloy. Yung pagdedetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Ah, di ba? Kasuhan daw si Quiboloy. Oh. So kasi mga kababayan, ito medyo gets ko na eh. Medyo gets ko na. Okay. O nga no, isa rin question ko yan. Bakit si Rafi Tulpot tahimik kay Quiboloy, no? O nga no. Medyo gets ko na mga kababayan. Kasi mga ka-streetwise, no, ang nakita ko kasi dito na kaso is trafficking in person through forced labor and trafficking in person through sexual abuse filed against Quiboloy, tapos meron pang rape, may child abuse pa. So mga kababayan kasi,
gets ko na mga ka-streetwise, gets ko na, ngayon ko lang nakuha. Itong mga kaso po na to, non-bailable to. Non-bailable to. O, di ba? Panggagaa sa bata, human trafficking, non-bailable ito. So kapag ito po ay na-file ng piskalya, at syempre kapag habang dinididig yung kaso, ang mangyayari doon, habang dinididig yung kaso, nakakulong si Kibuloy. Kasi nga, non-bailable yung kaso. So kaya pala binasura. Diba? Oh, tama ko 'yung inaro, 'di ba? Yung mga kaso 'yan, no? O yung mga kaso po na naka-file po dito sa Pilipinas na binasura ng prosecution. Ng piskal, sorry. So non-bailable. So syempre, mga kababayan, kung year 2020, sinabi ng piskal na sige, tuloy 'yung kaso. Akit natin sa korte. So mangyayari nun, kulong si Kibuloy habang dinidinig yung kaso. So mga kababayan, ito no, okay. Ako'y nagtataka lang po talaga no, sa naging statement nga po ni Rizal Tumeras kanina. At saka dun din po sa mismong request ni Robin Padilla na wag nang ituloy yung hearing kay Kibuloy sa Senate. And then pati rin po kay Francis Tolentino, at ako naniniwala pa ako na may mga ibang senador pa talaga dyan na tahimik lang pero sumusuporta kay Kibuloy. Naniniwala ako doon. Kasi ang punto kasi dito mga kababayan, kung talagang magkakagulo, nananakot pa ngayon si Robin Padilla na magkakagulo, so ibig sabihin nun, nagpo-provoke ka na din na magkakagulo. Kasi hindi mo naman kasi babanggitin yung mga word na yan kung ayaw mo magkagulo. Hindi nga, di ba? Kasi ganun, ewan ko lang ha, kunwari, ako si Robin Padilla. Hindi ko babanggitin yung mga word na, ay, magkakagulo yan kapag pinakulong si Kibuloy. Kasi that's an act of provocation para pa sa mga miyembro po ni Kibuloy na magkagulo. Oh. So yun, nakakalungkot lang. No? Pero ako mga kababayan, hintayin po natin yung mangyayari po sa March 5. Kung ano ba talaga, no? Kung ano ba talaga yung mangyayari dito sa hearing na to. At tandaan natin mga kababayan, kapag hindi po pumunta si Kibuloy, babagsak na po yung arrest warrant laban sa kanya. So anong klaseng sistema ang gagawin para ipadakip si Kibuloy? Ayun. So tinatakot ako ni Robin. Talaga? Huwag ka naman matakot kay Robin. So yun mga kababayan, nasa dyan po sa 489 po na nanonood. So sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang din po ng video po na to. At dyan po sa Team Replays. Ano masabi nyo nga po dito sa ginagawa ngayon ni Robin Padilla na sinasabi niya na sige nga, ulihin nyo yan, makakagulo. Yun. So, and to be fair mga kababayan, no, sinasabi ko sa inyo, gusto ko yung ginagawa ni Rizal Tumeras dyan nga po regarding sa kay Kibuloy. Pero pagdating po sa mga bagay na yung isa po sa advocacy po natin na FDI amendments, eh makang ayoko sa kanya. Ganun talaga, ganun. May mga bagay na ayaw mo, may mga bagay na gusto mo sa isang politician. Ganyan. So yun, no, so pag-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. No? So thank you po sa inyong lahat.